Ito po, sa mga Kawasaki Trebarako FI, natapos na po yung kanilang service warranty sa kasa at yung susunod po na service dito sa inyong motor ay may bayad na. Ito, pwede na lang po kayong mag-DIY. At ang isa po sa mga service na ginagawa nila dito sa inyong motor ay yung pag-change oil at pagpapalit ng oil filter. At yan po ang gagawin ko ngayon. Ito, sa mga hindi pa po marunong at gusto po matuto, ito, sabayan nyo na po ako. At ito po yung ating step-by-step procedure. At ang kauna-unahan nyo pong gagawin ay medyo i-warm up nyo po itong inyong engine. Kumbaga, paandarin nyo lang po siya ng 2 to 5 minutes. And then, pag warm up na po, ayan, maglagay na po tayo ng pangsahod sa ilalim. At tanggalin po natin yung drain bolt po na yan. So, nandito po yan sa ilalim. Ang kailangan lang po natin ay size 70 na socket. At ito, ilalagay po natin dyan sa bolt at saka po natin siya tatanggalin. Yun, pag malawag na po ay isahod na po natin itong ating pansahod at saka po natin tatanggalin itong ating drain bolt. Yun, at dyan na po tatapon itong ating langis. So, itong ating drain bolt. Ay may kasama po itong gasket o seal washer. At ito po ay pinapalitan every time na tatanggalin po natin itong ating drain bolt. So, sa atin, ever since hindi po tayo nagpapalit ito, basta importante lang po ay nasa tamang orientation siya. Kumbaga, kung saan po natin siya nakukuha lagi, ay doon din po natin siya ibabalik yung kanyang posisyon. At ang sekreto lang po nito is yung tamang higpit. Dahil pag sobrang higpit po ay naruyupi, napipiga po itong ating gasket at siya pong simulan ng kanyang pagkaroon ng leak. So, tadyakan po natin ng mga ilang beses para matulungan po ma-drain lahat itong langis. And then, pag wala na po tayo nakikita tumutulo, kuskusin po natin ang basahan itong pinakapasokan ng ating drain bolt at pwede na po natin ilagay itong ating drain bolt. Hand tight muna po, huwag nyo pong gagamitan ng kahit na anong panghigpit. So, dapat pong lumapat yung labi niya na washer o gasket dito sa ating pinaka-engine para sigurado pong hindi tayo magkakaroon ng pagkakaroon ng misalignment yung kanyang tread. Then, higpitan na po natin. Pwede po tayong gumamit ng ganitong klaseng panghigpit, pero alali lang po, huwag pong masyadong mahigpit na mahigpit. Or ito naman, kung meron po kayong torque wrench tulad nito sa akin, ay ilagay nyo po siya sa 17.5 Newton meter. At yan po ang binibigay na torque dito sa ating drain bolt. Base po yan sa ating owner's manual. So ito mga pare ko, naka 17 na po tayo. At ikita na po natin itong ating drain bolt. Yun, pag nakarinig po kayo ng click, yun, ay okay na po yan. At nasa perfect na torque na po itong ating drain bolt. So, tapos na po tayo sa side na to at ilagay na po natin itong ating drain bolt. Baka makalimutan po natin at lilipat na po tayo sa kabilang side kung nasaan po yung ating oil filter. Nandito po yung ating oil filter at tatandaan nyo po itong nakasulat nito, itong Kawasaki. Dahil yung pagtatanggal po natin itong pinaka-cap na to, takip lang to mga pare ko, tandaan nyo, takip lang po to. Ay ganyan-ganyan lang din po yung kanyang posisyon para hindi po tayo magkamali ng paglalagay. So ito, tanggalin muna po natin itong dalawang size 8 na bolt na to. Kung makikita nyo mga pare ko, ito fresh na fresh po to at hindi pa po ito napapalitan o nababaklas. Kung makikita nyo, napakaluwag lang po ng bolt nito. Yan o, makita nyo, umikot na po siya. Dahil ito po ay wala po tong tension or load. Dahil ito po ay takip lamang. Kaya sa pagbabalik po natin ng bolt is ganun lang din po yung kanyang higpit. Kumbaga, maluwag lang po siya mga pare ko. Ito nyo, kaluwag-luwag lang po niya, no. So ito, pwede na po natin itong kamay na lamang. So, ingatan po natin ito mga pare ko. Dahil once na nalustrad po ito, ayan, sakit po yan ng ulo. Then ngayon, gaganoon nyo lang po. Dahan-dahan lang po. Sana po siya nag-release dahil meron po itong spring sa loob. At salukan nyo na po ito ng basahan. Dahil sigurado po tayo na tutulo po
yung langis. At kung makikita nyo, mga pare, yun, mahigpit pa po yung kanyang second O-ring. Kaya hindi pa ho natin siya masyadong maidiretso ng labas. Kaya dahan-dahan lang ho natin siyang babatakin palabas. Yun. Maganda pa yung pagkakapit ng ating O-ring. Yun. So, eto na yung ating oil filter. At kung makikita nyo, yun o, tagas na po yung ating langis. So, dapat po, meron po tayong pang sahod sa ilalim. After po natin linisin, ayan, siguraduhin lang po natin na nakaposisyon na po itong ating spring. Then, kunin na po natin itong ating oil filter. At ito po yung kanyang orientation. Hindi pa po natin binabago. So, tanggalin po natin yung ating lumang oil filter. Ayan. And then, saka po natin silipin itong butas. Ayan o. So, tagus naman ho. Ayan o. Then, dito pa. Ayan o. So, tagus ho siya. At ang ibig sabihin po nyo, ay wala pong nakabara. Then, kuskusin lang po natin ng konti itong gilid. Ayan. Ayan, hindi ko natin binabago yung kanyang posisyon na. Kaganyan pa rin po. At saka po natin kunin itong ating bagong oil filter. Saka po natin siyang isaksak na paganun. Pero teka mga pare ko, huwag na huwag po tayo magkakamali na baliktad po yung pagkakabit natin ng oil filter. Sali po na paganto ay paganto po yung ating magawa. Dahil wala pong papasok na langis sa loob ng ating makina. Dahil mababarahan po natin yung papasukan o yung lalabasan niya. So ito po yon. At ito, sarado po to. Kaya mangyari ay yon, black na po. Siguradong wasak po tong ating makina. Kaya dapat po ay paganto. Ayan o. Kaya yung iba po kasi nagkakamali dahil inuuna pong ikabit to bago po ito. At ganito po ang nagagawa nila. So, dapat po bago po natin ikabit to is ikabit na muna po natin tong ating oil filter na paganyan. And then pagkatapos po natin maisit na ganito ay lagyan po natin ng langis na fresh itong ating O-ring. Dahil siya po yung magpapadulas nitong ating O-ring dito sa pinaka base niya. Pati po ito, lagyan na rin po natin ng fresh at bagong langis. So ito, hindi na po natin kailangan basahin ng langis to, itong ating oil filter, dahil kusa na po mababasa yan dito sa loob. Ayan. After po nyan, ayan, spring loaded po yan, kaya i-ready nyo po yung bolt. Ayan, ready na po natin yung ating bolt, dahil siguradong itutulak niyang palabas yan. At kung makikita nyo yung Kawasaki, dapat po na nababasa nyo at hindi po baliktad. At itong butas, syempre huwag nyo kakalimutan, dapat tapat po yung butas na to dito po sa butas ng ating makina. So ayan, tapat na tapat po yan. Ayan, kaya ganyan no. So yung spring, okay yung ating spring, ready. Ayun, yun, pasok at nakaset po itong ating spring. So gaganon-ganon nyo, kakapakapain nyo. Since na mabago-bago po itong ating O-ring, ay expected nyo na po na mahigpit pa po yan. Ayun, pero saan din po pupunta yan? Syempre sa pagkakabit natin. So ayun, then i-ready nyo po yung bolt. Ayun, at hindi nyo matanyo, hindi na po nyo madidin mabuti dahil tinutulak nya po. So ready nyo lang. Ayun, i-ano nyo lang, i-abang nyo lang na ganun. Pati po tong isa, para once na lumapat, ayun, dire-diretso na po nating hihigpitan ng hand tight lamang. Siya pala mga pare ko, na-check na rin po natin yung ating O-ring. Huwag nyo kakalimutan, pag hindi na po maganda yung kanyang taba is kailangan na po natin yung palitan. So sa atin, na-check po natin, okay pa po. Makikita nyo, hindi nga po natin baon-baon mabuti dahil makapal pa po. Kaya okay pa po to. Then pag nagkaroon na lang po ito ng leak, ayun, saka lang po natin siya papalitan. So ito mga pare ko, pwede na po natin itong higpitan ng dire-diretso.
pag po ay lapat na lapat to at hantayin pa lang po yung ating pagkakahigpit dito. At yan yun. Then pag hindi na po natin maiikot ng kamay, ayan, ay gagamitan na po natin to ng panghigpit. So pwede po tayong gumamit ng ganito. Ayan. Kaso alalay lang po yung ating paghihigpit. At kung makikita nyo naman po kung paano po natin siya tinanggal kanina, eh napakaluwag po. Pero kung meron naman po kayong torque wrench na tulad ko, ayan o, eh iset nyo lang po sa 5 newton meter po yung kanyang set. Dahil ito pong ating bolt, ito po ay M5, ito po ay nagre-required lamang ng 7 newton meter na torque. Pero itong sa atin, i-under torque po natin at gagawin lang po nating 5 newton meter. Ayan o. So ito, mahigpit na po ito. Kaya mas nahinipit lang po natin ano. Sigurado, pitik na pitik lang po itong ating paghihigpit dito. Yung mga pare, ganun lang. Next. Yun. Diba? O yun. Basta tumulog na. Okay na yan. Ayan. At nakaset po yan sa 5 newton meter itong ating torque. Tandaan nyo mga pare ko, kahit anong higpit nyo po rito, ay wala din po mangyayari once na nagkaroon po to ng leak. So huwag nyo pong higpitan. Ang gagawin nyo po ay palitan nyo lang po yung kanyang o-ring. Dahil ang tunay po na nag-sisil dito, hindi po yung kanyang higpit, kundi yung kanyang o-ring. Then lagyan na po natin siya na nire-required na langis. At nandiyan naman po yung kanyang specification na yung mga pare ko. So ito, at nakalagay po dyan, 1 liter po, pag hindi po natin pinuksan o ginalaw yung kanyang filter. Then pag ginalaw daw po yung filter at na-remove, 1.1 liter daw po ang dapat nating ilagay. So ito, 1 liter po to. At maglalagay pa po daw to tayo ng 100 ml kasi 1.1 liter. So ito mga pare ko, hindi pa po ito yung final na level nitong ating langis dahil papaandarin pa po natin tong ating makina upang makaikot yung langis at makakuha po natin yung kanyang tamang level. Saka po ulit natin siya kuhanan ng oil level. Pag kulang po, syempre dagdag po tayo. Pwede lang po natin, i-wipe po ulit natin at saka po natin siya itusok nang hindi ini-screw. So ay mga pare ko, okay na po at nakapagdagdag na po tayo ulit ng langis at umabot na po sa almost mahigit kalahati po itong ating oil level at approximately po nasa 70% po. Ayan o. So okay na po to at ready to use na po itong ating motor na Barako 3FI. So ayan mga pare ko, ganyan-ganyan lang po mag-change oil at magpalit ng ating oil filter. Dito lang po yung ating video at abang-abang na lang po kayo sa mga video natin patungkol po dito sa ating motor na Kawasaki Barako 3 FI.